ko ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahan ng tayo ng katotohanan ang ating poong Hesus Nazareno ay kaisa ng Ama, nagmula sa itaas, ika nga niya. At tayo rin ay tinatanong at pinagninilay, saan ba tayo nabibilang? Naway ang ating sagot ay ang ating poong Hesus Nazareno, na ang lahat ay patungo sa Kanya at Siya ang higit na pinakamahalaga sa ating buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ang sundin ng loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lisa ng Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inaalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadala ng Panginoon ng makamandag na ahas
At sino mang matukan ito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na sanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahin. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayo pang muli ang Siyon, ikaw mahayag doon, Panginoon. Daig ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas. Luklukan mong banal ang lahat sa lupa ay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinula ay ang banal na salita. Paghahasik ay ginawa ng Poong Gurong Dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, ako'y yayaon,
hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tayo ba'y may pagkapit sa kabutihan at biyaya ng ating poong Jesus Nazareno? Marami pong imahen na mahahalaga ang ating mga pagbasa ngayon, no? Simulan na natin sa mabuting balita kung saan hayagang inamin, hayagang pinarangal ng ating poong Jesus Nazareno kung sino siya. Hindi lamang siya simpleng mangangaral, hindi lamang siya simpleng propeta na tinatawag ang sarili bilang Mesiyas, no? Hindi katulad ng mga huwad na propeta at Mesiyas sa panahon niya. Sa halip, tinatanggap niya na siya ay naririto at ang kapangyarihan at ang kanyang mga salita ay hindi kanya lamang. Sa makatuwid, ito ay nagmumula sa Ama. Hindi niya gagawin ang lahat kung hindi ito nilalayon at niloloob ng Ama. At sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa, ipinakikita na siya ay kaisa ng Ama. Iisa sa Ama. No? Kaya nga niya sinasabi, sa akin, makikita ninyo na ako nga ang ako'y si ako nga. No? Ito yung pangalan ng Diyos na ipinahayag kay Moises noon. No? Medyo sablay yung pagsasalin, no? Dahil itong mga salitang ito ay hindi naman talaga dapat sinasabi. No? YHWH. No? Ginagamit ang pangalang Yahweh dahil sinasaksakan ng mga patinig o ng vowels. No? Yung ibang pagsasalin, Jehovah. No? Sa German naman po yun, no? Sa salitang Aleman. Pero itong salitang ito ay hindi nararapat na sabihin ng mga Hudyo. No? Kaya ang ngalan na ginagamit ni Jesus, ginagamit ng ating pong Jesus Nazareno, ay isang ngalan na hindi direktang binibigkas ito. No? Ako'y si ako nga. Ibig sabihin, isang purong pagpapakilala na hindi maaaring mapangalanan. Dahil para sa mga Hudyo, kapag pinangalanan mo ang isang bagay, may pag-angkin na rito. Pero ang Diyos hindi maaangkin
hindi makokontrol. Baliktad ang nangyayari. Kung ang mga bagay sa ating buhay kinokontrol natin, pinaplano natin, ang Diyos ang kinakailangan lang, pagkatiwalaan siya. Pakinggan ang kanyang salita, sundin ang kanyang ginagawa, at naniniwala tayong sa pamamagitan noon, may katuparan ng naipangako sa atin. Isang buhay na mabiyaya at mabunga tungo sa walang hanggan. No? Pero tayo po ba, may ganito tayong pagtitiwala sa Diyos? No? O baka naman para tayong mga Israelita sa unang pagbasa, hindi lang makuha ang ipinagpanalangin, hindi lang nasagot ang dasal, nagre-reklamo na. Sa unang pagbasa, nakita natin ang Panginoon na inutusan, tinawag ang mga Hudyo na palayain ang kanilang mga sarili sa kanyang biyaya at paggabay mula sa Ehipto at lakbayin ang mahabang daan tungo sa lupang pangako. Pero siyempre, mahirap ang mahabang paglalakbay, lalong-lalo na kapag hindi mo pa alam kung saan ka papunta, kapag yung daratnan mo ay hindi mo pa alam kung ano yung makikita at mararanasan mo. No? Kasi ang sinabi sa kanila ng Panginoon, basta may lupang nakalaan para sa inyo. Mahirap ang biyahe, pero pagkatiwalaan ninyo ako. Pero dahil nagsawa na sa pagkain sa desierto, nagsawa na sa paglalakbay, bakit ang tagal? Bakit ang haba? Sawang-sawa na kami sa pagkain binibigay mo, sa proteksyon binibigay mo, walang kwenta. Ayun, tinanggihan nila ang Diyos na wala ang proteksyon, napahamak ang buhay ng ilan. No? Hindi dahil pinarusahan sila ng Diyos, pero tinanggihan nila ang paggabay ng Diyos sa kanila nung sila ay nagreklamo. Para bang sinasabi nila, ayoko na Lord, bahala na. Kami na lang masusunod. Ayun. Subalit sa kabila ng kanilang kawalan ng tiwala sa Diyos, nilayon pa rin silang iligtas noong sila ay nagbalik loob. Itayo ang tansong serpiente. Nang sa gayon, ang lahat ng natuklaw ng ahas ay gumaling. Isang imahen na nagpapakita sa atin ng katuparan ng higit pa dito. No? Sa panahon ng ating pong Jesus Nazareno at sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan ng tansong serpiente. Ang Diyos na mismo ang itinaas sa krus. Binuhat pa ang siyang bagay na kung saan siya ay itataas. Hindi sa pagpapagaling ng lason sa katawan, kundi lason sa ating diwa at kaluluwa, ang lason ng kasalanan. At ang lahat ng ito, tanda na sa kabila ng ating pag-iwan sa Diyos, ng pagtanggi sa Diyos, hinahanap-hanap pa rin tayo. Muli pa rin sinasabi, pagkatiwalaan mo ako. Gawin mo ang hinihingi ko sa iyo. Magpakabuti ka, maging mapagmalasakit ka, maging makatarungan ka kahit mahirap. Dahil yan ay may patutunguhan. Ang isang buhay na tapat sa kanya, isang buhay na puno ng kahulugan, isang buhay na tungo sa walang hanggan. At iyon po ang hingin natin sa araw na ito. Ang isang tapat at buong-buong pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanya sa kabila ng hirap ng buhay. Dahil sa pamamagitan nito lamang natin masasabing katulad ng ating pong Jesus Nazareno, hindi tayo nabibilang lang sa mundong ito, kundi sinusundan natin siya sa kanyang katapatan sa kaitaas-taasan. Mahal na pong Jesus Nazareno,
maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat na nagsisilbi sa bayan na sa kanilang paglilingkod ng tapat sa kapwa ay naipamamalas ang malasakit at pag-asa ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama naming nasa langit na pinagmumula ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng inyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mo, wagas ang kakamtin. Walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo naka lahan kapang
kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino Siscon Jr., ang ating pong rektor at parish priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, nalalapit na po ang ating mga banal na pagdiriwang ng mahal na araw. Iyon pong ating pag-alala. At pagsasagawa, pagiging buhay muli sa ating alaala at kamalayan ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating pong Hesus Nazareno bilang daan tungo sa Pasko ng pagkabuhay. No? So sana po ay inaasahan namin ang inyong presensya at pakikiisa sa lahat po ng kinakailangang gawin, sa lahat po ng mga bagay na tayo inaanyayahang makiisa. No? Naintindihan po natin, marami sa atin ay panahon para magbakasyon. No, lalong-lalo na, long weekend po yun, no, hanggang April 10, bakasyon tayo. Pero sana po,
ay kung hindi man dito o sa inyong mga kanikanyang simbahan, ay mahanapan po ninyo ng panahon na tumungo sa simbahan, makiisa sa lahat ng pagdiriwang doon. No? At syempre, ingatan po natin ang bawat isa bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.